lang birthday, huwag lang happy birthday na, happy anniversary dapat sineselebrate. Dahil pong lahat ay tumayo at masahin ko po yung salita ng Panginoon. Tapos na gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao, ibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Kaya mula sa lupa ay lumika ang Panginoong Yahweh ng mga hayop. Ang mga tao o ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon sa himpapawid, hayop sa parang, ngunit walang isa man sa mga ito ang nababagay makasama, makatulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoong Yahweh ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilog ang laman sa tadyang na yon. Ang tadyang na yun, ginawa niyang isang babae at dinala niya ito sa lalaki. At sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang katulad ko. Naman ang aking lamang buto ng aking buto. 24. Ito ang damilang, kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at sasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. So, purihin natin pasalamatan ng Diyos, tayo muna po ay manalangin. Dakila naming Ama, nagpapasalamat po kami sa iyo sa hapon ito na sa isang napakagandang desisyon na ginawa ni Wilmer at Joan sa kanilang mga buhay ay sila, Panginoon, ay nagpapasakop sa iyo, sumusunod sa iyong dakilang kalooban at dalangin ko po, Panginoon, na ang kasalan ito ay maging gabay nila sa buhay nila patungo po sa kaginhawahan at kagalakan ng kanilang mga buhay. Basta niyo po sila, magpalaim, gayon din naman ang bawat isang naririto ngayon. Sa dakilang Diyos namin, sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Pwede na tayong lahat makakaupo. Tingnan ako mabuti, baka may maapakan ako yung balon sa note. Okay. So sa araw nito, sa maiksing mensahe, pag natapos na mag-mensahe ito na araw na kung saan kayo ay magsisimula na sa mata ng Diyos at sa mata ng tao, mga naririto, na kayo ay kasalanan ng pinag-isa na ng Panginoon. Okay? Una, titignan lang natin yung salita ng Diyos sa amin si Pagkakato. Okay, nanilika na ating Panginoong Diyos. Okay? At pagkatapos ng lalaki, hindi isinabay ng Diyos ang babae. Ang ginawa ng Panginoong Diyos, binigyan muna ng trabaho ang lalaki. Ang trabaho ni Adan ay bigyan ang lahat ng mga hayop ng pangalan. O Wilmer at Joan, marami bang nilikang hayop ang Panginoon? Marami ba? O kukunti ba? Marami. O, matatapos kaya ni Adam yung pagbibigay ng pangalan ng isang linggo? Isda, daga, yung mga sa lupa, tapos yung mga sa himpapawid. Tingin niyo yung isang linggo tapos yun? Hindi. Palagay ko lang ha, sa palagay ko sa opinion ko. Baka inabot siya ng almost a year. Isang taon na pagbibigay niya ng pangalan sa mga hayop. Kasi natutulog pa siya, kumakain siya, nagpapahinga siya. Di ba? So, ibig sabihin, almost a year, inabot siya ng pagbibigay ng pangalan sa mga hayop. Kaya mga minamahal ko sa Panginoon. Pagka tinawag niyo yung merong mahabang ilong, elepante, isipin niyo si Adan na nagbigay ng pangalan. Yung mahaba ang leeg na giraffe, si Adan na nagbigay ng pangalan. Okay? Yung parang yung uri ng kabayo, yung zebra, sa lahat na nagbigay ng pangalan, mga ibon, nakita niya lumilipad, tinuturo niya, binibigyan niya ng pangalan. Yung mga isda, nakikita niya, binibigyan niya din ng pangalan. Nakita niyo? Ang laki ng trabaho ng lalaki. No? Pero sabi ni Lord ganito, hindi mabuti sa lalaki ang mag-isa. Kaya si Wilmer ay maganda sa kalooban ng Diyos, siya ay sumunod kasi siya ay nag-asawa. Okay? Maaaring siguro sasabihin natin na ang disenyo ng Panginoong Diyos sa umpisa po ito, talagang ang tao o ang lalaki ay mag-aasawa. Pero siguro sa isip nyo ngayon, bakit kaya pastor, mayroong mga taong hindi naman nag-asawa? Diba? Ang tawag naman doon sa bagong tipan, tinawag ng mga blessed single. Talagang
talagang ang tawag doon, iduloob sa kanila ng Diyos na hindi sila makapag aasawa na. Blessed single. Meron ba kayong kilala ganun yung hindi na nakapag-asawa? Ako merong tito, no? O yun, meron din, ano? Tito ko at saka sa side ba ng father ko meron. Wala yata. Sa mother side lang meron yung uncle ko. Pero ito ngayon, Wilmer at saka Joanne. Guys, kung isipin ninyo, sa puso ninyo, na kayo ay ibinigay ng Diyos para talaga sa isa't isa na maliwanag. Kaya, magpapasalamat kayo sa Panginoon, ha? Araw at gabi na binigay yung inyong asawa na makakasama. Diba? Alam niyo ba yung spelling ng asawa? Yung A, tapos sawa. Diba? O, una, pag inalis mo yung A, kasi mahabang taon na sila nagsasama, ano may iwan? Sawa. O, nasasawa na yung asawa, diba? Eh, tumaab pa yung ilang taon. Inalis mo yung letter S, ano na iwan? Awa na lang, kaya sila nagsasama. Naawa na lang sa isa't isa. Diba? Eh, inalis mo yung letter A. Wala na, ako feeling eh. Ganun na lang yun eh, diba? Oh. Eh, sagat na sila. Inalis mo yung W, ano na iwan? Ah, yun, nagsasakalan na yun. Kasi, kaya, asawa. O, oh, isipin ninyo ha. Dapat, ngayon po lang, ilagay mo sa puso ng pag-aasawa ay pangabang buhay. Hindi dapat magsasawa sa isa't isa. Naniniwala pa kayo yung pasigay na itsura natin. Kayo ay edad lamang na 36. Yung edad nyo na yan ay pagdating nyo na 50 o kaya lalo na 60, magbabago yan. Nakikita nyo na ba yung sarili nyo? Diba dati ni, ano, nandito yung kanina, yung nagluto yata nito, no? Si daddy na yun, boom, ganun din halos ang itsura mo. Kung ilang edad na si daddy, ganun din. Eh kasi, totoo naman yun, ang mangga, hindi magbubunga ng santol. Diba? Kung ano yung pinagmumulan mo, ganun lagi ang itsura. Diba? Kung ganun din si itsura. Okay? Kung gusto mo pakita yung itsura nyo kanina, tingnan nyo yung mga picture ng mga magulang nyo pareho. Ganun yun. Eh, malamang sa malamang ha. Hindi eksakto, pero malamang sa malamang, ganun. Kaya naman, ang pag-asawa ay panghabang. Pangalawa, ilagay nyo sa puso, isipan nyo na kayo talaga ay para sa isa't isa. Kasi kung hindi, baka mamaya may makita tayong iba dyan, naglalakad, di ba? Ang eksinang damit, no, Hilbert, napapatingin tayong ganun, no? Si Joanne naman, kaya, ay, ano po yung gadget natin, minsan mapanokso to, di ba? Kahit hindi ka gumagawa ng mga bagay na may pagkakasala mo, eh meron sa'yo magte-text na hindi mo kilala, baka naligaw din ang text, di ba? Sabihin, can you be my text me? Ano yung sasagot mo doon? Sorry. Tapos sasagot na naman sa'yo, pwede ba kahit ilang minuto lang? Eh, siyempre, para gusto mo na maputol yung usapan niya, di ba? Sasabihin mo, busy ako. Tapos sasagot naman, ikaw naman, kahit konting oras lang. Eh ngayon, talaga ayaw mo nang kausapin. Sasabihin mo na yung totoo, di ba? Saying sa anak, may asawa na ako. Yun. Diba? Tama naman yung sinabi. Tumunog na naman, meron pa, kumirit pa. Pagbasa mo ganun, yan nga ang gusto ko. May asawa na ako. Yung tokso ngayon, ikaw, hindi kang gumagawa ng masama, pero pwedeng yung tokso dumating sa'yo. Kahit anong oras, kahit anong araw darating. Pero nais kong ipaalala sa inyo, si Adan, si Eva ay para kay Adan. Wilmer at saka Joanne. Ano niyo ba yung tadyang niyo? Yung buto na tadyang niya nasa kanan. Alam niyo, yung ribs, rib share. Alam niyo kung nasaan niyo. Turo mga Wilmer kung saan yung tadyang. Si Joanne, saan ang tadyang? Siya ang ginaya ni Joanne. Tingitingin niya ito. Okay. Yung buto rito, yung buto na yan sa ini-x-ray na yan, pag sinamara x-ray, yun yung live. O nasaan ang puso ng tao? Sa banda lang na left, pero hindi left na left. Nandito ang heart. Kahit hawakan mo, nandiyan ang heart.
Bakit, Wilmer, sa kanya, bakit sa dami-dami ng buto ng tao, ba't ito may bato agad? Ito, puro buto. Ito, buto. Dando. Bakit sa dami kaya, kinuha ang babae sa tansya? Kaya lang siguro isang buto dito. O kaya isang buto na lang dito. Bakit kaya sa tansya? Ilang taon na lang? Call Aninang and Ninong tayo. Tanong tayo sa Ninong Nilan. Baka alam nila. Malapit sa puso. Malapit din ang sagot ninyo. Kasi, ang tadyang, yung butong ito, yan ang nag-iingat sa puso. Dahil yung puso ay malambot. Kapag walang buto yan, makikita mo gumaganon siya. Dahil yung skin lang ang nakaganon sa kanya. Kaya nilagyan ng Panginoong Diyos ng tadyang. Kaya nung ibig sabihin mo, Wilmer, ibig sabihin kaya ang babae kikuha sa tadyang ni Adan o si Eva, ay dahil ang lalaki, ang siyang tagapagpinan sa babae. Kasi yung ribs, sasaktan, very good. Kaya, yung mga mag-asawa, pag nag-aaway, di ba kayong tigilan, huwag na huwag sasaktan ang babae. O, tingnan yun, may balita. Kung kayo, ilan ko kung sino ang celebrity doon, kung lalaki o yung babae, na parehas po yun, na celebrity. Ayun, pinulong yung lalaki dahil pinugbog niya sino? Yung babae. O, eh, may batas eh. May batas ang Republic of the Philippines na ang batas pagka nanakit, abuse, physical abuse, yung pala yung ano niya, aso niya, physical abuse, pinulong siya. So, ibig sabihin, sa mata ng tao ng batas dito, at mata ng Diyos sa batas niya, bawal talaga manakit ng isang. Kaya naman, Wilmer, tama yung sagot mo. Ang babae ay minamahal at hindi good. Yun ha? So, pagka nagtatalo kaya kayo, anong gagawin? Ano ba? Hindi kayo nagkakaintindihan. Ano na lang ang gagawin natin, Wilmer? Very good. Very good. Pero, hindi sa lahat ng panahon. Pero alam ko, mga lalaki, pag nanonoyo, ano eh, sila yung nagpapakumbaba, ano? Kaya sa misis ko, para matapos na yung pagtatalo. Kasi, pag sinabi mo na ikaw may kasalanan, hindi ikaw, o kailan matatapos yun? Eh kaysa sabihin mo na, hindi ako nang may kasalanan, hindi tapos, di ba? Kailan matatapos ang away ng mag-asawa? Isang linggo na, hindi pa nag-uusap, mag-iisang buwan na, hindi pa magkatabing natutulog, tapos kanya-kanyang luto, mailan sa isang bahay lang, nagagawa nila yun, pero nagmamahalan sila. Sa pangatlo, nais ko sabihin sa inyo na para maging matibay yung pagsasama ninyo, dapat si Kristo ay nasa inyong mga puso. At si Kristo ang pinag-ahari nyo sa inyong tahanan. Pag-araw ng Linggo, Wilmer, saan ba tayo makikilan? At sa Tagaytay. Okay. Simbahan. Tama yung sagot ni Wilmer. Simbahan. Ngayon ay pwede na sa simbahan, di ba? Tama ba si Pastor? Lahat pwede na. Tapi-tabi na nga, wala na nga ako nakitang ano eh, nakitang social distancing ngayon eh. Sa jeep nga, sino nagbibiyahe rito? Tapi-tabi na sa jeep, di ba? Kaya sa simbahan, hindi makatagal, no? Tumatalang sa pasyalan, ang mga tao enjoy na enjoy. Tapos, aman, isang oras lang, parang hindi na mapakali. Gusto nang lumabas ka agad, di pa tapos magmensahe si Father, si Lord, ha? Wilmer at Johan. At kayo ay magmahalan at kayo magpapalain. Iwanan? Okay. Pwede na tumayo si Wilmer at si Johan at magharap. Dito nga kayo para. Huwa ka mga Wilmer, yung mga kamay ng iyong asawa. Makiramdaman mabuti. No? At kayo ay magtinginan mata sa mata. Huwag nyo kaming intindihin dito, no? Talagang yan lang ang inyong pagkakataon upang inyong maramdaman, no? Kasi kaya akong pinagaganyan pag ako'y nagkakasal. Maraming mag-asawa ngayon na dahil sa mga gadget, ang laki ng advantage, no? May gadget eh, may internet, pero may disadvantage din. Lahat ng gusto mong sabihin, nasasabi mo, pero hindi mo nagagawa.
O katulad nung I love you. Di ba? Pagka dati nag-I love you, nagkikiss. Hindi na ngayon nagkikiss. Nandun na lang. Mua-mua. Nakasulat na lang doon. Di ba? Mua-mua. Tapos nag-hug. Tapos ilalagay with effects of hug. O ganun na lang. Wala na yung sense of touch. Nakapuha niyo ba yun? Kaya yung kalooban ng tao ay palayo ng palayo. No? So, tingnan nyo sila. Kwentuhan ng kwentuhan, tayo nag-aaral dito. Hayaan natin sila. Okay. So, ngayon na tayo. Nasaan yung sing-sing natin, Wilmer? Yung sing-sing, pwede nyo rin. Yan. Tingnan natin yung Wilmer. So, papaliwanin ko yung pastor. Bakit yung sing-sing? Okay. So, yan na yan, ha? Bakit kaya sa tuwing ito ipinakasal, ay meron tayong mga nakukuha o ginagamit na singsing. Ang ikinakasal ay pumipili yan ng token. Alagay na commitment na masasabi mo ito kapag nakikita mo o ginagamit mo, maalaala mo yung asawa mo. Kaya ang ginamit ay singsing. Eh, pastor, sa dami-dami po ng token, bakit kaya singsing? Eh, ang emblem ng singsing, bilog. Ibig sabihin, ang pag-ibig ng Diyos ay tuloy-tuloy at hindi hindi humihinto. Kaya Wilmer tsaka Joanne, ang pagmamahalan nyo din dapat lumalago. Okay? Pareho kayo, nasabay na masaya sa piling ng isa't isa at lumalago yung inyong pagmamahalan. Pangalawa, ang pinakamataas na uri ng singsing, yung wedding ring, ay gold. Tama yung kinuha nila. Kasi yung ginto, pagka hindi dalisay, okay, pagka hindi dalisay yan, humihiwalay doon yung mga dumi ng ginto. Tapos nagsasama-sama, parang lumalambot to eh. Hindi ito ganitong itsura niyan. Meron akong kaibigan gumagawa sa bayan nito. Makikita mo magsasama-sama yung gold. Yung hindi totoong gold, hihiwalay yun. Ano ibig sabihin nun? Ang pag-ibig ng Diyos, wagas at tapang. Ganun din ang nais niya sa inyo. Hanggat maaari, lahat na nasa loobin nyo, nasasabi nyo sa asawa na ikukwento nyo. Walang sikreto. Okay? So maganda yung napon yung sing-sing. Saan ba ito nakuha? Tanong ko ba? Maganda. Ngayon ako nakawak na ganun. Ano ba ito? Hindi ko na ito. Magaling, magaling. Okay, mauna si Wilmer. Magharap. Wilmer, sabihin mo yung pangalan mo na Joan. Yung pangalan na yun. Sa kaliwa, sa kaliwa. Sabihin mo na yung buong pangalan. Bigyan mo ng mic. Bigyan mo ng mic. Naiyak eh, naiyak ako. Abot ba yung microphone dito? May mic rin. Parang hindi marinig eh. May pangalan, may pasusunod ako sa iyo. Ang singsing na ito ay sumisimbolo sa aking tapat at wagas na pagmamahal sa iyo. Pinapangako ko na mamahalin kita habang ako'y nabubuhay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Pakilagay sa kaliwang kamay sa palasingsingan. Kaliwa. Okay. Si Jowa naman. Jowa. Pakibaba mo muna yung anak. Narasig na tayo. Narasig na pala. Wilmer, taga-ayos na bukor. Ang singsing na ito ay sumisimbolo sa aking tapat at wagas na pagmamahal. Pinapangako ko na mamahalin kita sa hirap at bihawa, sa karamdaman na kalusugan habang tayo nabubuhay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Ang mga singsing ay araw-araw o mga araw-araw na ginagamit o sinusuot. Ha? Kasi yan ay alaala niyo, committed na kayo sa isa't isa. Okay? At kapag nagigipit,
huwag dadalhin kayo sa Buwana. Kasi isipin ninyo, tanda ng pagmamahalan nyo, sinang lamo, di ba? Pag-ibig mo, sinang lamo. Okay, ito paalala lang ni Pastor. Isang lanyo na yung gusto nyo, isang lawag na lang wedding ring. Lesson yun, ha? Kasi pagmamahalan yan, tapos nilagay mo siya doon. Okay, kaya ginagamit yan. Kung hindi nagkakasya, ginagawang iba, no, nakita ko pendant eh. O kaya pinapaayos yan. Ngayon naman, mapapakinggan natin si Wilmer at si Joanne sa kanilang marriage vow. Yung pangako nila sa isa't isa, yung pangako ng pagmamahalan ito. Ito'y galing na sa puso nila. Hindi ko na sila ngayon didiktahan. Okay? Kung ano yung gusto nilang sabihin sa kanilang pinakamamahalan. Okay, mauna si Wilmer. Kasi wala yung microphone, kaya akala ko nagsasalita pa. Okay, pinangako niya na mamahalin. Si Joanne naman, Joanne, pangako niya kay Wilmer. Thank you. Ano yung gusto mo sabihin kay Wilmer bilang iyong asawa? Ano yung pangako na yan, panghabang buhay yan? Si Joanne sa kanyang pangako, no? So, Wilmer at Joanne, huwag ninyong kalilimutan yung mga pangako ninyo sa isa't isa. At dapat yan ay ipinamumuhay. Okay? So, ngayon naman, mauupo kayo ulit. Balik kayo sa upuan. Tapos, sino ang maglalagay ng inyong belo? Yung bell? Sino? May pinasuyo ka pa kayo rito? Sinabihan? Pwedeng ninong sa kaninang yan, eh. Okay, sino po kaya? Turo ka kung sino maggagawa niya. Kung kulang sa ninong, tinginan-ninan, gano'n. Okay, belo. Okay, para sa kanilang dalawa. Yan, yung isa po. Lagay ko yung isa. Yan. Yan po, yung isa po. Yun. Sa ulo, yung... Joanne, tapos sa balikat naman ni Wilmer. Sa balikat lang po tayo. Okay, balikat lang. Tapos yung cord, para hindi pa rin yan, lagay po ninyo yung cord. Lagay po ninyo yung cord. Para maipit ko ng board. Yan. Yung pin na doon sa may kutina, nasa kutina, green. So, bakit kaya sa tuwing kasalan, nakakakita tayo ng bell, yung velo, at saka po yung board. Ito, kung nakikita natin ngayon, ano po? Sapagkat ang belo ay nasa balikat ni Wilmer. Ang sinabi sa ng Panginoong Diyos kay Adam sa Genesis chapter 3 nung sila ay mahulog sa kasalanan, sabi ganun ay Adam, kinakailangan mong magtrabaho, magpagal para yon sa pangangailangan ng iyong pamilya. So ang lalaki talaga, inutusan ng Panginoon
upang siya ay maghanap ng buhay. Kung meron bang trabaho ang babae ngayon, yun ay tulong lamang sa pangangailangan nila. Pero yung number one na dapat magtatrabaho ay ang lalaki. Kaya nasa shoulder niya yung pain. Si Jowa naman nasa kanyang kulunan. Sapagkat one of the Bible practice during New Testament time, ang mga babae, dahil mga Hudyo sila, iba yung kultura at yung kostumbre nila. Iba rin yung pananamit nila. Pero ang mga babae sa Bible times, makikita mo lang mata, hindi mo makikita yung buong katawan nila. Parang ganyan yan. Preservation ng purity. Kaya Joan, ang nais naman ng Panginoong Diyos sa babae na ikinasal, ay panatilihin ang tama at mabuting pakikipagrelasyon sa iyong asawa. Okay? Ngayon naman, yung court, hindi ito single. Kasi kapag single lang na tali ito, lubid, marupok, madaling maputol. Ito ay double-stranded cord. Napansin nyo, nakaganon yung mga lubid, kaganon sila, para maging matibay yon. That represents Wilmer and Joanne. Pero ang maganda dyan, itong nasa gitna nila. Sabi ng Bible, ang dalawa ay magiging, kaya ang mag-asawa ay isa. At tingin sa kanila ng Panginoong Diyos sa oras na ito, iisa na. Sa bawat mga mag-asawa, ang tingin ng Panginoon ay isa lang. The two shall become one. Sa kasalan, ginamit ng Diyos yun. Okay? Meron silang dalawang circle that represents ng kanilang character at personality na magkaiba. Magkaiba sila ng kinalakihan, na lugar na kinasanayan, disiplina ng magulang. Kaya yung unang pagsasama ng taon ng mag-asawa, talagang karamihan dyan, adjustment yan. Kasi patuloy mo kinikilala yung asawa mo, pero habang tumatagal, dapat nagmamature yung relationship na yun. Okay? At naiintindihan nyo na ngayon, alam mo na kagad kung paano iinit ng ulo ng asawa mo, paano mo rin aamuin, ganun na. Hindi yung, galit ka, galit din ako sa'yo. Yun yung mga una. Pero pag tumagal na, maiintindihan nyo na ngayon na paano mahalin natin yung asawa. Tapos po, dito naman, kumuha rin kayo ng coin. Bakit pa sa kasana, merong aras. Ang tawag dito yung aras eh. Dito po ay merong coin, di ba, sa loob nakikita nyo. Treasure ito. Since na sila'y sumusunod sa gusto ng Panginoong Diyos, nagpakasal sila, nandun ang kalooban ng Panginoon, tatanggap sila ng blessing. At dahil si Wilmer, siya yung naghahanap buhay na una, sinabi ko nga kanina, siya yung pagpapalain ng Panginoong Diyos, pero Wilmer, ibibigay mo kay Joanne yan, yung coin niya. Diba dapat ganun ang mag-asawa? Kung ano yung nasa'yo, sa kanya. Yung sa kanya, pwede mong ibahagi sa iyong asawa. Mahirap yung kanya-kanya. Okay? Pero mo, pinag-isa kayo ng Diyos, the two shall become one. Tapos, magkaiba kayo ng, magkahiwalay kayo ng inyong mga budget, yung mga income nyo, hindi nyo mapagsama. Diba? Kaya, Wilmer, sa kadoon, huwag pag-aawayan ang pera, yung salary, huwag pag-aawayan. Pag-usapan lang yon, diba? Minsan, kung umuwi ka na, diba, yung envelope, tas pay slip, slip na lang, wala na yung pin, diba? Magagalit siya ngayon. Paliwanag mo na lang, paliwanag mo. Tingnan mo, puro SD. Ano yun, SD? Salary deduction. SSS. Pag-ibig, ang daming, gano'n na daming bawas ang pwento natin. Pero dapat huwag pag-aawayan ng pera. May nag-uusapan lang yun. Paliwanag ngayon? Sige. Nayain ko naman dito yung mga ninang. Ninang dito po. Ninong dito po. Pagpe-pray natin sila. Kaya ako po kayo pinapatayo. Dito po yung ninong. Dito po. Dito po sila. Yun naman po, kasama ko kayong itatala sila pagkatalaga ito sa Panginoong Diyos na sa oras na ito ay pinag-iisa na sila ng Panginoon. No? So, paki-extend nga po natin ating mga kamay, habit ko na ng pagkakita. Okay? Manalangin tayo sa Diyos. Dakila namin Ama, maraming salamat po sa iyo. Nandito si Wilmer at si Joanne na nagpapasako. Tititay na laki. At dinadalangin namin, Panginoon, na nilang sinimula ng pagpamahala ay magpapatuloy hanggang sa wakas. Kung meron lang mga pagsubok sa buhay nila, makatatagpay sila. Kung maturuan ko nila kailangan ng sarili na dapat sila'y nasa itutulong,
nagkakaisa at itinataguyod ang kanilang bahay. Basbasan niyo po si Wilmer, basbasan niyo po niyo si Juan. Pagpalaan mo po ang kanilang mga buhay. Pagsaganain niyo po, Panginoong Diyos, sapagkat sila ay sumunod sa iyong kalokohan. Sa dakilang na sa aming mga pagkita sa Christus, dalangin na tayo ang lahat ng ito ngayon. Amen. Ayan, pupunin naman po ulit yung cord at saka yung bell. Sino po yung gustong pupuha? Tapos, souvenir nyo na yan, Wilmer, at saka Johan, ha? Yung mga symbols na yan. Okay. Ayan, yung cord muna, cord. Grabe yung bell po. Ayan, tapos yung bell po. So, si Pinner na po ng mag-asawa. Sa'yo na si Wilmer at si Joan. So, meron ba tayong tissue na dyan? Tissue nga pa ba? Titir mo muna. Kalit nyo. Thank you. Thank you po. Yan ng PSA, kopya ng local, binyan, kopya na ikinasal, kopya na nagpasal. Ganoon na. Okay. Okay, tayo na kayo. Tapos, pakikuha niyo yung tag-isang kandila. Tapos po, yan, no, tama, tama. Aalisin muna natin yung hangin, ha. Bilang, kasalan, hawakan niya lang. Sa bawat kasalan, mga minamahal ko, meron ding candle ceremony. Okay? Ito pong hawak-hawak ni Pastor, nagre-represent po ito sa presence ni Christ sa marriage nila. Ngayon, nagliwanag na si Wilmer at si Joan galing dito sa Panginoon. Ibig sabihin, nagsisimula na, sabi ko kanina, sa mata ng Diyos, sa mata ng tao, ang kanilang pagiging isa. Pagka nakailaw si Wilmer at saka si Joan, ibig sabihin niyan, ginagawa nila yung kanilang mga tungkulin bilang kanilang asawa. Okay, ganun po yan. Role ng husband, role ng wife. Pero meron mga ganito pagkakataon. Joan, pakihipa mo yung kandila hawak mo. Yan.
yung isang asawang babae, minsan ay humihina siya. Okay? Nawawala siya ng lakas kasi may problema siya o kaya meron siyang karamdaman o suliranin sa relasyon. Kaya nawalan siya ng liwanag. Sa tuwing ganun ang mangyayari, Wilmer, pero tama yung ginagawa ni Wilmer kanina. Gusto niya agad lagyan ng liwanag si Joanne. Tama yon. Lalapit ka sa asawa mo, bibigyan mo siya ng lakas, tutulungan mo siya. Diba? Dapat ganun ang mag-asawa. Kung sino yung mahina, tutulungan ng malakas. Hindi pababayaan na may problema lang yung asawa niya. Wilmer, pakinipan mo na yung ano. Ganyan ang itsura ng lalaki pag nawalan siya ng liwanag. Lalaki kasi tingin natin malakas, matibay, matapang. Pero tao rin ang lalaki. Pagka dinapuan niya ng karamdaman, no? Ang problema, pangangailangan, nawawalan siya ng liwanag, humihina siya. Katulad ng sinabi ko sa kanya, Joanne, tulungan mo yung asawa mo pag nakita mo na mahina siya, bigyan mo siya ng liwanag. Kapag ganyan ang ginagawa ng mag-asawa, tatagal yung relasyon nila. Kasi marunong silang gumanap ng mga tungkulin sa isa't isa. Kaya may ilaw ang Panginoon, kailanman hindi siya mawawalan kasi God is light. Tapos ang lalaki meron, ang babae meron. Ibig sabihin, ang tahanan masaya. Pakihipan nyo sa bayong kandila ninyo. Tanong ito. Kailan ba nangyayari yan sa mag-asawa? Pag marating yung pagkakataon na ganyan, na parang nauubusan na sila ng lakas, naiinis na sila, may problema sila, may pangangailangan sila. Pag tinignan nila yung asawa nila, hindi nila malapitan kasi kapareho nilang mahina at sila din yung mismong dalawa ang problema. Diba? Maaring din nagpapatawaran, maaring mataas yung isa, ayaw patawarin yung isa. Ganun yan. Yan na yan. Yan yung panahon siguro, 10 taon, 15 taon na iniisip nung isa, Lord, baka ito na po yung oras na dapat ko ng ano, hiwalayan ng asawa ko. Yan na yung, oras na yun. Kasi hindi na nagkakasundo. Pero maganda yung action ni Wilmer. Mabilis ang instinct to eh. Gusto niya kagad kumuha ng ilaw dito eh. Pag wala nang hiwanag dyan sa buhay ninyo, babalik lang kayo kay Lord. Kasi siya lang ang pwedeng magbigay ng lakas sa inyo. Okay? Kasi sa tao, limited din ang ano namin. Kahit payuan namin kayong payuan. Eh kung ayaw ninyo. Eh pero sa Panginoong Diyos, may kapangyarihan siya. Kaya niya kayong ano, pangunahan. Kaya balik kayo. Balik kayo sa Panginoong Diyos. Tama. Na sa Panginoon, punong-puno tayo ng pag-asa. Sa tao, mauubusan tayo ng pag-asa. Sa Panginoon, punong-puno ng pag-asa. Liwanag? Sige, pagpalaan kayo na pahin ng ninong. Pakito nyo na lang po iblo. Kasi mayroon po sa tabi na lang. Okay po. Salamat, ninong. Ayan. So, Wilmer at saka Joanne, ito na yung pagtatapos natin. Maliwanag na natanggap nyo ang salita ng Diyos. Kailangan nyo lamang ipamuhay. Yung pangako ng pagmamahal ninyo, lahat ang napakinggan nyo sa araw na ito, lagi ninyong isa sa katuparan nyo para maging ganap yung pagsasama nyo. Paliwanan? Sana madidinig ni Pastor na darating yung panahon na, alahu, Pastor, minahanap kita, matagal bakit? Galit na galit na ako sa asawa ko. Dapat naiintindihan nyo ngayong araw na ito, pagmamahalan ang nagahari ka. Hindi yung galit sa puso, kundi pagmamahalan. Okay? So, the authority vested upon me by the Republic of the Philippines, I, Reverend Arnold De Torres, the Senior Pastor of Faith Bible Christian Church, I pronounce Wilmer and Joanne as husband and wife. So, congratulations, Wilmer at Joanne. At kailangan nyo nang magharap ulit. Yan, naku, nilabas na lahat ng mga cellphone. Yan na, kukuha na na kayo. Wilmer! Yan na, yun, tama yan. Wilmer, you may now kiss your bride, Joanne. Okay?
So, ininanaw ko muna. Binilisan eh. Pag-aalan mo kasi. Batang binilis mo kasi. Bandaan. Slow motion. Slow motion. Parang i-hold nyo muna. Slow motion. Para makuha na lang kayo ng maganda. Sige. Wilmer, take two. You may kiss now. You're right. 5, 4, 3, 2, 1 Okay, palakpakan na ito. Congratulations. Thank God bless you. Oh, picture taking. Ako muna, parang may souvenir. May souvenir. O, oh, ikaw. Tapos mga ninong-ninang, tapos magulat. Hindi namin alam actually kung saan kami nililigin. Dapat isa-isa ganun. Sige, yung mga ninong-ninang. Ninong daw. Ayun, magsasalita para so, alam nila. Kung saan titingin. Dito. Ayun, dito. Ay, hirap po ito, Diyos. One. Dito muna sa akin. Dito muna. 1, 2, 3. Sa kayo. 1, 2, 3.